Shoutout sa inyo mga kasali, at this is Poldo. Welcome to my vlog, at nandito tayo ngayon sa ating kwarto. At tignan nyo yung background ko, bulaklakin, parang susunduin na yata. At nandito po ako sa aking kwarto ng 14 na araw dahil isolate nung May 4 ay May 5 na kasi May 4 ako nagpa-saliva test at lumabas yung result ng aking saliva test ay May 5 na ng madaling araw at meron daw natitik na positive yung aking saliva. Awa ng Panginoon, ngayon ay wala naman akong nararamdaman na kakaiba. At lagi po tayong mag-iingat. Kung wala naman tayong ibang gagawin sa labas, ay huwag na tayong lumabas. Nagtatrabaho kasi ako sa mga deliveries, kaya siguro meron akong nakasalamuha na merong nararamdaman. At nung saliva test kami sa Red Cross ay merong na-detect si machine yata yung nag-aano nun. At yun nga, ako ay merong nakuha sa akin na sa saliva ko na virus, at kaya ngayon ay dineklara nila ako na positive sa virus na ito. Pero ang palaging panalangin natin at lagi nating dapat hilingin ay ang awa ng Panginoon, dahil kung wala yung awa ng Panginoon ay lalo tayong mahihirapan. At salamat pa rin sa Diyos dahil hindi ako yung gaya ng iba na yung may mga ang tawag sa akin daw yung asymptomatic, walang symptoms na lumalabas. Pero paswab naman ako, ang lumabas na tawag dito na result ay awa ng Diyos ay negative. At ngayon po ay nag-isolate po ako. Ako po ay naka 8 days na. At 6 days na lang at makakalaya na ako. Hindi pa po kasi tapos yung piyansa ko. kaya nandito pa rin po ako. At pasensya na dun sa mga humingi sa atin ng tulong, hindi pa natin na pagbibigyan dahil yun nga, kailangan nating mag-isolate protocol, sa health protocol. Kaya nandito ako mag-isa sa aking kwarto. At awa ng Panginoon ay wala naman po akong nararamdaman pang iba. At ang inaano ko lang po ay lalo po akong tumataba. Kaya payo ko lang sa inyo, kung wala naman po kayong mahalagang at importanteng gagawin sa labas, ay huwag na kayong lumabas dahil mahirap po na magkaroon ng ganitong sakit, dahil alam nyo naman, pag asymptomatic kayo, hindi kayo makakapasok dahil automatic. Pag na-detect kayo na positive kayo, ay
isolated dapat kayo ng 14 days bago kayo lumabas. At sabi nga nung isang artista ay bawal ka lumabas pag hindi mo pa pag hindi mo pa na comply, bawal ka pa lumabas. Kaya ako hindi pa ako na comply, kaya bawal pa ako lumabas. At mga nararamdaman ko nung nagpasalaiba ako, konting sipon lang, konting-konti lang talaga, hindi naman talaga siya sipon. Kasi ako kasi meron po akong parang hindi ko alam kung sinus o pag medyo nakaamoy ng medyo maalikabok ay sinisipon na ako. Konting ganun. Pagpunta ko dun sa Red Cross sa may Mandaluyong ay yung result ng aking saliva test ay nag-email sa akin si Red Cross na retested yung aking saliva nga, dahil siguro meron silang na-detect na merong symptoms na na-detect sila dun sa laway ko, kaya siguro ni-retested nila. At yun nga, antay ako ng antay ng gabi ng A4, kasi A4 po ako nagpa-saliva test. A5 ng madaling araw siya lumabas. At yun nga po ay positive nga yung resulta ng aking saliva test, kaya nag-report po ako sa LGU namin dito sa city ng Taguig. Dito po kasi ako sa may Central Bicutan, Taguig City. At ayun po, inano nila sa akin na ganito po ang gawin, mag-isolate. At ang lagi kong ginagawa, nagsusuob po ako, tapos nainom po ako ng mga vitamins, vitamin D, vitamin C with zinc, at yung virgin coconut oil, 3 kutsara lagi pong iniinom. Tapos nagsusuob. At syempre lagi po maglilinis, mag-alcohol, maliligo, ganun po. Payo ko lang po, at karanasan na rin po kasi syempre nandito ka sa loob ng kwarto at 14 days ka nga. Huwag tayong mag-iisip ng mga laging negatibo, mag-iisip ng mga ka-stress, mga anxiety, mga ganun. Ang lagi nating isipin ay yung awa ng Panginoon. Lagi tayong humingi ng awa sa Panginoon, at manalangin tayo sa Diyos pagkagising, bago matulog, at aliwin natin yung ating sarili. Huwag sanang dumating sa punto na parang ayaw mo na, ganun. Dapat lagi mong isipin na may awa ang Panginoon, may awa ang Diyos. Siya yung palagi nating lapitan pag sa mga ganitong mga pagkakataon, at nakikinig ang Diyos. Kaya dun sa mga merong nag-positive na parang litong-lito na, hindi na alam yung gagawin, manalangin tayo sa Diyos palagi. Huwag nating hayaan na talunin tayo nung init, nung mga bagay na makakasira sa atin. Dapat talunin natin ng pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. Sa kanyang magagawa, laging awa ng Panginoon ang dapat nating palaging isaisip at pag-asa sa buhay. At hanggang dito na lang po, at maraming salamat sa mga nanood. Sana ay meron kayong kaunting
napulot na katotohanan o katwiran. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang i-like, share at i-subscribe at pindutin mo na rin po siyempre ang notification bell para updated ka sa mga ilalabas ko pang mga video. Shout out sa inyo at ingatan tayo ng Panginoon. God bless po.